Maligayang oras ng panonood po sa inyong lahat, mga suki namin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa aming mga sukin taga-subaybay sa buong mundo. Mga kaibigan namin at mga kababayan na nanonood po sa atin sa iba't ibang panig ng sanlibutan, lalo na po dyan sa ating lugar dyan sa may Saudi Arabia, dyan po sa Hong Kong, sa Singapore, sa Ireland at sa iba't iba pa pong bansa. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat muli po ninyo kami binigyan ng pagkakataon na makadalaw sa inyong mga tahanan. Sa mga bago po namin mga taga-subaybay sa programang ito, ang programang Kapitulo Bersikulo ay pinangasiwaan po ng mga kaanib ng Seventh-day Adventist Church under ng production ng Ang Tinig sa Ilang Ministry at ng Project Life Ministry. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jerry Sevilla. At makakasama po natin sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng programang ito, si kapatid na Ray Vida. Salamat kapatid na Jerry. Inanayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagtatalakay. Tayo pong lahat ay makikinabang na malaki sapagkat ito po'y kailangan ng ating kaluluwa sa kaligtasan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong gagawing pag-aaral at pagsagot sa mga tanong na pumasok po sa atin na siyang magiging paksa ng ating pong pagtatalakay, nais po namin kayong anyayahan sa isa pong pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinasasalamatan ng isang pagkakataong muli po ninyong niloob ang programang ito na magsahimpapawid upang amin pong ipangaral ang inyong mga salita at katotohanan. Nawa po kayo ang magbukas ng puso at kaisipan ng aming mga taga-subaybay upang makilala nila ang daan ng kaligtasan na sa pamamagitan ng pananampalatay magtamo po sila ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na siya pong aming makadaupalad sa mga sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nais po naming ipaglingkod ang isa sa mga tanong na pumasok po sa ating cellphone na kapatid na Ray. Mm-hmm. At marahil ito din ang isa sa mga tanong ng ating mga kaibigan. Halos magkakamukha din naman yung mga tanong ng ating mga kapatid na ipinapadala. Okay. Kaya kung kayo po ay hindi mabasa yung inyong mga numbers, yun isa pagkat pinag-iisa na lang po natin yung mga tanong na magkakaparehas. Ang binabasa natin yung mga halos nandoon na lahat yung diwa ng kanilang pagtatanong. Pinagsama-sama na lang natin. Pinagsama-sama na lang po natin. Ito po ang tanong mula po sa 0946-960-9588. Good evening. Nung namatay si Kristo at nabuhay siya, sino po ang bumuhay sa kanya? Siya lang ba sa kanyang sarili dahil siya ay Diyos o may nag-iisang Diyos na bumuhay sa kanya? Magandang tanong yan. Alam ko may natutunugan ka na dyan sa tanong na yan. Ano? Mm-hmm. Sapagkat ang lahat nga naman ng sumasampalatay sa ating Panginoong Diyos ay naniniwala naman talaga na mayroong iisang Diyos na dapat kilalanin ng Biblia. Kaya lamang siguro ito ang lundo ng pagtatanong ng ating texter at taga-subaybay sapagkat ang paniniwala natin ay mayroong iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Mm-hmm. Ang iisang Diyos na ating pinaniniwalaan bilang mga Seventh-day Adventist ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya lang, ang katanungan niya, sino ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo nung siya mamatay? Dahilan ba siya nabuhay? Dahil sa siya Diyos? O may bumuhay sa kanya na nag-iisang Diyos? So medyo kailangan nating ilinawin yung paksang ito, kapatid na Ray. Yeah, alam mo, kapatid na Jerry, sa ating mga taga-subaybay, iba't iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Merong naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lang. Merong naniniwala ang Panginoong Jesucristo ay nilalang lang. Merong namang naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Ano? Ngayon, atin pong aalamin ngayon, ano po ba talaga ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawan tao? Siya ba'y talagang taong-tao lang gaya ng paniniwala ng ibang samahan? O si Kristo ay eksistibo na nung una pa bago siya nagkatawan tao? Ano ang paliwanag ng Biblia? Ano ang pagpapakilala ng banal na kasulatan tungkol sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Meron po akong nais basahin, kapatid Jerry. Sige po. Dito po sa 5:39 ng Juan, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo kung nais natin siyang makilalang lubos.
kung talagang sino siya, ay dinadala tayo ng Panginoon sa isang pag-aaral po ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo sa 5:39 ng Juan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Dinadala ngayon tayo ng Panginoong Hesukristo dito sa banal na kasulatan. Ang sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. At itong mga kasulatan na ito ay nagpapakilala tungkol sa Kanya. Nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo kung sino siya, kapatid Jerry. Marami kasing mga nagpapalagay-palagay sa kung anong kalagayan natin sa Hesukristo. Alam niyo, delikado po kung magkakamali tayo ng pagkakakilala sa ating Panginoon Hesukristo. Una, sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Ikalawa, siya ho ang pag-asa ng lahat ng mga mananampalataya, sapagkat siya ay ang buhay na walang hanggan, na sinasabi ng Biblia. Siya rin yung binabanggit ng Biblia na daan ang katotohanan at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ay kung mali ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon Hesukristo, ay magkakaroon ng malaking epekto yan sa kung sino siya sa ating buhay bilang mananampalataya. Tama. Kaya po, tama yung sinasabi mo, kapatid na Ray. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Hesukristo? Iyan po. Kaya kailangan malaman muna natin yung kapatid na Jerry bago natin masagot yung magandang katanungan nung nag-text sa atin. Totoo yun. Para malaman natin sino ba talagang bumuhay sa Kanya. Alright. Ngayon, babasahin ko ang isang talata po ng Biblia, pangunahing teksto na pagpapakilala po ng banal na kasulatan tungkol kung sino talaga si Kristo sa tunay niyang kalagayan bago siya naging tao o nagkatawang tao. Pakinggan po ninyo dito po sa salin ang salita ng buhay sa aklat po ng Juan sa Kapitulo 1 na ang talata po ay 1. 1-1 ng Juan. Ganito po ang pagkakasabi ng kasulatan tungkol kay Kristo. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Ayan. Siya'y kasama ng Diyos. At siya'y Diyos. Sa pasimula pa man ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya nilalangan lahat ng bagay. Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Pakinggan po ninyo ito sa binasa ko, kapatid Jerry. Opo. Malinaw ang sinasabi po ng talata, sa pasimula pa'y naroon na ang Kristong salita. Ibig sabihin, existi po na sa pasimula ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa rito, siya'y kasama ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo kasama na ng Diyos. At ang maganda pa rito, ang pagkakasabi, bukod sa kasama na siya ng Diyos sa pasimula'y kasama siya ng Diyos, siya'y Diyos. Malinaw po ang sinasabi na kapatid Jerry, ang ating Panginoong Hesukristo, ang tunay niyang kalagayan sa pasimula pa at siya'y kasama ng Ama, ang kalagayan niya po ay Diyos. Magkakaroon daw po ng malaking problema, kapatid na Ray, sa ganoong paniniwala, sabi ng marami, sapagkat magkakaroon daw ng kontrahan sa Biblia yung salitang iisang Diyos. Aba. Okay. Sa banal na kasulatan po, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po nangangahulugang isa o hindi po kumu isa ay nangangahulugang isang isa. Sapagkat yung salita pong iisang Diyos na pinanggagalingan po ng paniniwala natin sa banal na kasulatan ay meron pong dalawang salitang Hebreo ang pinanggalingan yan. Yung isa ay yung salitang ekad. At yung isang salita naman ay yakid. Yakid. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito? Yung pong salitang ekad ay ang ibig sabihin po ay composite one. Composite one yan. Maramihan o marami pero isahan ang pagkakabilang. Bilang. Samantalang yung salitang yakid, ang ibig sabihin niya ay absolute one. Absolute one. Isang-isa lang. Ang ginamit po ng nasalita doon sa salitang iisang Diyos ay hindi po yakid, kundi ekad. Sa madaling salita, ay hindi lamang isang-isa, kundi meron pong maraming komposisyon, pero tinawag na
isahan. Yes. Yung tinatawag po natin ay uniplurality o uniplural. Oo. Plural in form but singular in meaning. Diyan na ngayon lalabas yung Elohim na ginamit ni Moises doon sa Genesis 1:1 nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yung word na God doon sa 1:1 ng Genesis, ang ginamit ng kapatid na Jerry ay Elohim. Ibig sabihin ng Elohim, ayon sa banal na kasulatan, ito ay plural in form but singular in meaning. Yun. Ayun, oho. Kaya umugma din siya doon sa kahulugan ng ekad. Ekad, oho. Kasi maramihan, subalit isa. Oh, unity in one. Unity in one. Hindi yes, pwedeng maging unity in one kung yan ay absolute one. Yes. Hindi pwedeng maging united kung isang-isa ka lang. Kaya nga sa banal na kasulatan, mayroong pahiwatig na doon sa Genesis 1:26 eh. Kapatid na rin, ano? Yes. Na ito din ipinaglilingkod natin. Madalas sa programang ito, pansinin po ninyo at ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Mm-hmm. Dito natin hinango ang salitang maramihan pero isahan, tukoy. Sapagkat ang sabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin. Yung salitang natin, meron siyang kasama. May kausap siya. May kausap. Ang magkarito, kapatid na Jerry, mga giliw naming mga taga-subaybay, maliwanag po na itong Genesis 1:26, may kausap po rito ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, lalangin natin. Yung kanyang kausap ay lumalalang din. May kapangyarihan lumalang. At ang sabi pa ng Panginoon, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ibig sabihin, ito'y kalarawan ng Diyos, kapatid na Jerry. Ito ay kawangis ng Diyos. At ang kausap niya, may kapangyarihan din lumalang. Hindi po totoo yung sinasabi ng marami na yung kausap daw niya ay mga anghel. Hindi po anghel ang kausap diyan. Bakit ho? Bakit? Sapagkat ang anghel ay hindi naman kawangis ng Diyos. Sapagkat ang Diyos wala namang pakpak. At ang Diyos ay hindi talaga kawangis ng anghel. At ang anghel ay hindi po manlalalang. Correct. Kundi ang Diyos lang. Kapatid na Jerry. Meron lamang pong sinasabi ang Biblia na kawangis ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang exact na image ng Diyos. Yan ay mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Pwede po natin basahin yan. Sige ka, kapatid na rin. Basahin natin dito sa... Mas maganda kung meron tayong English version, kapatid na Jerry. Ito, meron ako sa King James Version. King James Version sa 1:3. Sa 1:1 hanggang 3 ng Hebreo, ganito po ang nilalaman sa English Version. Ng King James Version. Babasahin ko po sa King James Version ang Hebrews chapter 1 verses 1 up to 3. Ganito po ang ating mababasa. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Maliwanag ang binasa mo sa English version. Isasalin ko naman po dito sa Tagalog, napakaganda rin. Ang sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Dos, ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan, palibasay siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino kalarawan daw ng Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din po ang pahayag ni Apostol Pablo, kapatid na rin, dito sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, ang versikulo ay 15, na siya ang larawan ng Diyos.
na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kalarawan na. Kalarawan ng Diyos. Walang duda na ang pinag-uusapan dito na Diyos na lumalang ay walang iba kundi yung magkalarawan. Magkalarawan. Kapagkat ang sabi niya, ilalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Larawan, ayon sa ating wangis. Yung salitang atin, natin, eh hindi tumutukoy lamang sa isang persona yan. Oho. At ang magkapersona rito ay magkawangis at magkalarawan. Ibig sabihin, higit sa isang persona po ang nag-uusap dito. Mm-hmm. O kawangis at kalarawan pa ng Diyos. Eh siguro ay paglingkod na rin natin, sino yung binabanggit diyan na kanatin? Alam naman natin ang kalarawan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Sa paglalang ba, kasama ba ang ating Panginoon Jesucristo doon sa paglikha ng tao, lalo na kung pinag-uusap ay Genesis 1:26? Opo, ang ating Panginoon Jesucristo kasama riyan. Opo. At bilang patunay, ito po ibabasahin ko sa aklat ng magagawa sa Kapitulo 3, ang versikulo po ay 15. Ganito po ang ating mababasa. At inyong pinatay, ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay nito. Sa makatuwid, ang ating Panginoon Jesucristo, sa Kanya nanggaling ang ating buhay. Totoo. Sapagkat maliwanag ang pagkakasabi, na at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Mm-hmm. Si Kristo po ang lumikha ng buhay. Kaya hanggang ngayon tayo po ay nabubuhay dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin kikilalanin ang kanyang pagiging manlilikha ng buhay at kikilalanin ang kanyang likas na pagka-Diyos, ay magkakaroon ng malaking problema ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, minababa ang pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon sa kalagayan. Yun ang nakalulungkot, kapatid Jerry, sapagkat ang ating Diyos, ang Ama ni Kristo, itinataas yung kanyang anak. Tayo namang mga tao nilalang ni Kristo, ibinababa naman si Kristo. Kaya ang sabi nga ng banal na kasulatan, malinaw po na sinasabi ng kasulatan, ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Kristo, siya po'y manlalalang bilang Diyos. Sapagkat si Kristo po ang lumikha ng langit at ng lupa, siya rin po ang lumikha ng ating buhay, kapatid Jerry. Tama po yun. Dito po sa aklat ng Lucas, kung meron man po dapat tayong paniwalaan, ay mas higit yung Ama. Kasi maraming mga tao yung hindi naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo. Naniniwala sa pagka-Diyos ng Ama . Tingnan po ninyo ang sinasabi ng Biblia sa 10:29 ng aklat ng Lucas. Lucas 10:22. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang Ama. At kung sino ang Ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpapahayagan ng anak. Okay. Eh di sa makatwid, yun lang dalawa ang magpapakilala sa isa't isa. Opo. Kasi ang nakakakilala sa Ama ay ang anak, at ang nakakakilala sa anak ay ang Ama. Ay ang Ama. Eh ngayon, paano po ba ipinakilala ng Ama ang kanyang anak? Dito po sa aklat ng Hebreo, kapatid na rin, alam na alam din yung talatang yun. Sa Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Alam kong ganyan din yata yung babasahin mo mamaya. Ano po? Yes. Ang sabi po ganito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kapatid Jerry, ang sabing ganun, ang Diyos ay ang Ama lang, ang sabi nung kausap natin. Kung si Kristo pala Diyos, di dalawa na ang Diyos. Ang sagot po natin dyan, hindi sila dalawa. Sapagkat yung Diyos ay iisa, dahil yung salitang iisa, ang pinanggalingan salita, ay ekad. Nang ibig sabihin po ay dalawang magkaibang persona o higit pa, subalit iisa ang kanilang katangian, iisa ang kanilang attributes, ang kanilang layunin, at iisa ang kanilang likas na kalagayan. Hindi kasi matanggap ng maraming mga tao na yung salitang Diyos o yung iisang Diyos ay may nakapaloob po rung tatlong persona na magkakasama sa iisang katawagan Diyos. Yan na nga po ang Ama, yan po ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan po'y pinakilala na po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tatlong magkakasamang persona. Pakinggan po ninyo nung ito'y itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ng kanyang utusan ito na bago siya umakyat sa langit, na ang sabi rito sa Kapitulo 28 na ang talata ay 19, ipinakilala ng ating Panginoon, kapatid Jerry, na meron tatlong magkakasama talaga.
Pakinggan nyo sa Kapitulo 28, talatay 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mm. Kaya dito'y pinakikilala na ho ng ating Panginoon na meron tatlong magkakasama. At ang tatlong ito, itinuro ni Apostol Pablo na ito'y bahagi ng doktrina sa loob ng iglesia na dapat kilalanin at dapat tanggapin ang tatlong ito. Yung binanggit mong talata sa Mateo 28, no, 19, nakikita na kagad natin yung plurality in form, yes, singular in meaning. In what way? Una, yung tatlo, Ama, Anak at Espiritu, wala namang tututol na yan, umiiral eh. Tama. Pero hindi nyo matanggihan na doon sa binasa ng kapatid na rin, hindi sinabing in the names. Oh. Or mga pangalan. Hindi plural, ano? Hindi plural ang pangalan eh. Singular eh. Singular ang name, in the name, in the name of whom? Oh. Of this three. Uh-huh. Father, Son, and the Holy Spirit. Mm-hmm. Hindi sinabing in the names. Doon sa pagtukoy pa lang sa pangalan, ay nagpapakilala na ng kaisahan ng tatlo. Tama. Sa pagtukoy pa lang sa kanilang pangalan, na isa lang na pangalan. Tama, kapatid kaya, Jerry. Doon po, inahango natin yung ating doktrina na itong tatlong ito ay hindi tatlong Diyos, kundi tatlong magkaibang persona na bumubuo sa isang tunay sa na Diyos. Sa isang katawagan Diyos. Mm-hmm. Oho. Ngayon, pakilala natin, kapatid Jerry, na talagang itong tatlong ito ay tinatawag sa isang katawagan Diyos. Mm-hmm. Sige nga po. Ito, babasahin po natin, ano, yung tungkol sa Ama, wala naman tayong problema ron. Mm-hmm. Walang problema. Hindi naman tayong tutol sapagkat tanggap natin na yung Ama ni Kristo, na yung Ama din natin, eh talagang tinatawag na Diyos. Mm-hmm. Si Kristo ba'y tinawag man Diyos? Napakaliwanag kanina, binasa mo. Mm-hmm. Sa 1:8, mismo yung Ama ang tumawag sa kanyang anak, tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Babasahin ko pa rito sa Salita ng Buhay na mayroon ka rin paboritong salita. Yes, please. Oh. Yung 1:8 ng aklat ng Hebreo, pakinggan po ninyo at ganito po ang aking babasahin sa Salita ng Buhay. Ang sabi po ay ganito, subalit tungkol sa anak ay ito ang sinabi ng Diyos. Kanino daw pinatutungkol ng Ama? Sa kanyang anak. Sa kanyang anak. Oh, ang sabi ng Diyos eh. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, ay namamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Ituloy ko na sa versikulo 10. Please, ang sabi sa versikulo 10, wika pa ng Diyos, Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan ng lupa sa pasimula at ang mga kamay mo ang lumalang sa kalangitan. Abiruin mo, pahayag ng Ama sa kanyang anak, ang tawag ng Ama sa kanyang anak ay Diyos. At pagkatapos, tinawag pa niyang Panginoon. Panginoon. Isipin ho ninyo yung mga giliw namin, mga taga-subaybay, at lalo na itong mga taong tumututol sa tunay na kalagayang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Mismo na yung Ama niya ang nagsasalita sa banal na kasulatan na yung kanyang anak na si Kristo ay tinawag na Diyos at tinawag pa ng Ama yung kanyang anak na Diyos. Panginoon. Panginoon at Diyos. Mm-hmm. Kita nyo? So, sa makatuwid, malinaw na po sa banal na kasulatan, ang tunay na kalagayan po ng anak ng Diyos ay Diyos. Mm-hmm. Sapagkat si Kristo'y nanggaling po sa Diyos. Ngayon, ang patunay pa po ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ba'y tinawag din ba'ng Diyos? Mm-hmm. Pakinggan po natin sa aklat po ng aklat ng mga gawa. Nang si Pedro po ay nangangaral, ganito po ang pagkakasabi sa aklat po ng mga gawa sa Kapitulo 5, buuin ko na, sa talatang 1 hanggang 4. Dapat isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at iniligid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Talatang 3. Na dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Malinaw po, sabi ni Pedro, bakit nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Ano? Yung pinagsinungalingan ni Ananias ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Wala na hong iba, kundi ang Espiritu Santo. Very specific
ang pagkakapanggit ito ni Apostol Pedro. Mm-hmm. Ngayon, ituloy natin. Ano ba kalagayan ng Espiritu Santo na pinagsinungalingan ng dalawang mag-asawa na ni Ananias at ni Sapphira? Mm-hmm. Talatang 4. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga na sa iyo rin kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos, mm-hmm. kapatid na Jerry. Malinaw yun. Malinaw po. Ang pinagsinungalingan ni Sapphira at Ananias ay ang Espiritu Santo, na ang kalagayan, according to Apostle Peter, ang kalagayan pala ng Espiritu Santo ay Diyos. Hindi po namin uli tinuturo na may tatlong Diyos. Ang itinuturo po namin, may iisang Diyos. Subalit binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi natin may tatawaran ang mga nakasulat sa Biblia. Hindi natin pwedeng itakwil yung mga talatang binasa natin ng ating Panginoon Jesucristo'y tinukoy at tinawag mismo ng kanyang Ama na Diyos. Tama. Hindi nyo rin pwedeng pilasin yung binasa mo, kapatid na rin, sa talata ng Biblia sa Gawa na ang Banal na Espiritu ay tinawag ng mga apostol na Diyos. Na Diyos, oo. Eh ngayon, ano po ang pwedeng solusyon sa ganyang klaseng mga talata na tila baga kontra sa inyong iniisip ng salitang iisa? Dahil isang-isa lang talaga. Walang iba po kundi ang doktrina ng Trinity. Yes. Sapagkat yung salitang Trinity, tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. Tama. Iisang Diyos ang paniniwala po namin. Pero kung tatanungin ninyo, sino yung iisang Diyos? Ang iisang Diyos ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tatlo ba sila? Hindi. Sapagkat yung pagkakagamit ng salitang iisa sa Biblia ay hindi laging nangangahulugang absolute one. Oo. Ito po ay composite one. Kamukha lamang yan ang mababasa natin doon sa aklat ng Juan, kapatid na rin. Okay. Alam kong alam mo din yung talatang yun, ano? Sa kapitulo 17, ano, kapatid na rin. 17. Ang versikulo ay pasimulan po natin sa versikulo 22 na lang. Ang sabi po rito ay ganito. At ang kaluwalhatiang sa aki ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Naiisa. Eh, biruin mo, yung mga alagad, ang dami niyan. Mm-hmm. Pagkatapos, yun daw mga ibibigay pa sa kanila, ibig sabihin, madadagdag sa mga alagad, ay dapat maging isa na gaya naman natin na naiisa. Eh, hindi naman po siguro kayo tututol na yung mga alagad ay magkaibang persona. Tama po yun. Pero bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo na maging isa din sila, kagaya din natin naiisa? Naiisa. Mm-hmm. Oh, malinaw, ano po? Malinaw. So yung kaisahan pala ng Ama at ng Anak ay katulad din ng kaisahan nating mga mananampalataya. Na magkaiba man ang ating individuality, subalit iisa ang ating kalagayan. Parehas tayong human being. Correct. Oo. Eh kung tatanungin ka, si Brother Ray ba human being? Mm-hmm. Of course. Ako ba human being? Of course. Eh, yung maraming mga tao, mga human beings yan. Mm-hmm. Kasama sa human being yan. Madami bang human beings? No. Isa lang ang human being. Mm-hmm. Pero kung pag-uusapan mo, kung ilan-ilan mga tao, kung bibilangin mo, abay marami. Marami. Ano? Pero, iisa ang kanilang nature. Oh, tinatawag sila sa isang katawagan na human being. Oh. Sa Diyos, yung salitang Diyos, ay mayroon silang isang likas na kalagayan. Tama po yan. Subalit, binubuo yung iisang Diyos na yan sa Ama, o ng Ana, Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sa isang katawagan Diyos po. Mm-hmm. Ngayon, kapatid na Jerry, nais kong basahin dito po sa salin ang salita ng buhay, Biblia. Mm-hmm. Nais kong sundan yung Juan, Kapitulo 17, na ang talata ay 3. Opo. Pakinggan nyo yung pagiging isa nila sa iisang kalagayan Diyos. Mm-hmm. Meron kasing samahan, kapatid na Jerry, bago ko basahin ito. Apo. Yung 17:3 ay madalas itong basahin ng isang samahan na hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Mm-hmm. Pero kung basahin po nila ito, pinuputol, ayaw ituloy. Mm-hmm. Ano, bakit? Kasi kapag tinuloy mong binasa ito, mahahalata na si Kristo pala kaisa ng Diyos sa kalagayan Diyos. Mm-hmm. Eh ngayon, pinuputol nila para wag mahalata. Pero tayo, bubuuin ho namin ang pagkakabasa. Dito po sa 17:3 ng Juan. Pakinggan po ninyo.
At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila. Ikaw, referring to Father, ikaw, tinutukoy ang Ama, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Nakita ho ninyo, no? Ang sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, tinutukoy yung Ama, na ikaw ay kaisa-isang tunay na Diyos at, may kaduktong pa, at si Jesucristong sinugo mo. Kasama. Kasama. Ibig sabihin, kung ang Ama ay kaisa-isang tunay na Diyos, si Kristo po'y kasama doon sa kaisa-isang tunay na Diyos na gaya ng Ama. Baka sabihin ng marami kasi sabi nila, hindi dapat ang sabi dyan, eh, dapat tayo. Bakit ang tukoy daw eh? Ikaw! Ikaw! Kapatid na rin, ano ang iyong magiging payag sa bagay na yan? Kanilang paliwanag yun. Eh, sapagkat ito ang gusto sabihin ng ating Panginoon eh, na upang ipakita ng Panginoon na sila'y iisa sa tunay na kalagayan Diyos. Kapag sinabi niyang, ikaw at ako, eh di dalawa na nga ang Diyos. Ano? Dadami na ho. Kaya malinaw po sa banal na kasulatan, mga giliw namin taga-subaybay, malinaw na itinuturo na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay tinatawag sa isang katawagang Diyos sapagkat ang Diyos po ay talagang iisa lamang. At binubuo po ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Ang concern naman ng ating texter ay ang kalagayan ng Anak. Tanong niya kanina. So ating idiin sa ating bahagi ng pag-aaral ngayon, kung ang Anak daw ay namatay, sino ang bumuhay sa kanya? Eh, magandang tanong kasi, mo yan. Kung ang bumuhay sa kanya, ay hindi ba daw ikayong iisang Diyos? Kapatid na rin, kung may bumuhay sa kanya, di hindi nga siya tunay na Diyos. Eh, paglingkod muna natin, kapatid na rin, ang ating Panginoon Jesucristo ba ay, ano ba ang kanyang likas na kalagayan? Sapagkat, napaka-importante ding maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Correct. Dahil may mga talata nga naman sa Biblia na mababasa tayo, na si Kristo ang nagsasabi sa kanyang sarili na mas dakila yung nagsugo sa kanya. Pagkatapos si Kristo ay nagsasabi na siya ay may hangganan. Si Kristo ay may namatay. Si Kristo ay may mababasa ka rin na sa kanya nang galing ang buhay. So parang bagang merong dalawang magkahiwalay o magka-kontra na katangian sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga nung nakakausap nating madalas ano, na isang grupong mananampalataya na hindi naniniwala si Kristo yung Diyos, meron bang Diyos na namamatay? Yun. Meron bang Diyos na nagugutom? Meron bang Diyos, na tutulog? Meron bang Diyos? May dugo ba ang Diyos? Yun po ang kanilang laging binabanggit para kontrahin ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na kasulatan, kapatid Jerry, ay meron pong dalawang kalagayang itinuturo ang Biblia. Una, ang tunay na kalagayan ni Kristo bilang Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Juan 1:1 na ang sabi ng pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Diyos. Sa makatuwid, ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa pasimula pa lang ay Diyos. Ngayon, sapagkat natupad yung hula sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y magkakatawan tao. At ito po'y natupad sa kapanahon na siya'y isinilang ni Maria. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung magkatawan tao, nagkaroon siya ng dalawang kalagayan. Baka sabihin ng ating mga taga-subaybay, saan kinuha ni Brother Ray yung salitang nagkatawang tao? Sa Juan 1:1 na binasa niya, ituloy lang natin sa versikulo 14. Correct. Opo, ganito po ang ating mababasa sa versikulo 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya nang sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Tama po, napakalinaw. Nagkatawang tao eh. So, sa makatuwid, kapatid na Jerry, ang tunay niyang kalagayan sa pasimula ay Diyos. Dumating ang panahon, nagkatawang tao ang berbo, ito na nga ang ating Panginoong Jesucristo. Nais po namin ipaglingkod sa inyo mga giliw na taga-subaybay, yung salitang nagkatawang tao, laruin lang natin yung termino eh. Hindi pwedeng magkatawang tao kung ay tao. Kung ikaw ay tao na. Oo. Tama. Kung nagkatawang tao, ano ang pinanggalingan niyan bago maging tao? Oo. Ay ang sabi ng Biblia, sa pasimula, ay siya'y kasama na ng Diyos at ang kanyang kalagayan
ay Diyos. Ay Diyos. Kaya siya nagkatawang tao sapagkat siya ay Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya tao. Hindi siya tao. Oo, kaya nga nagkatawang tao. At syempre, nung pasumpungan siya sa kanyang likas na kalagayang tao, meron siyang dalawang likas, meron siyang dalawang kalagayan. Tama. Ang kalagayang Diyos at ang kalagayang tao. Pagkakatawang tao. Ipaglingkod natin kapatid na rin. Okay. Sa mga talata ng Biblia kung paano nagkaroon ng dual nature ang ating Panginoong Hesukristo. Oo. Yung ikalawang nature ng ating Panginoong Hesukristo, ito nga yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pagkakatawang tao ni Kristo, yun ang mababang kalagayan sa harapan ng Ama, ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, mas dakila ang Ama kesa sa akin. Opo. Sapagkat nang salitain ito ng ating Panginoong Hesukristo nung kapanahunang yun, ang kalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa kalagayan tao. Opo. Nais ko pong ipaglingkod pa sa ating mga kaibigan, dito po sa aklat ng Pilipos sa Kapitulo 2. Ang bersikulo po ay 8, na alam kong alam mo rin itong talata ito, kapatid na rin. Sa Kapitulo 2, umpisa natin sa bersikulo 6 hanggang bersikulo 8 ng Pilipos. Okay. Ang sabi po ay ganito, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Bersikulo 8, at palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Dito wala makikita yung dalawang nature yung dalawang likas ng ating Panginoong Hesukristo. Nag-anyong tao. Pero ang kanyang pinanggalingan, anyong Diyos. Nung nasumpungan sa anyong tao, nagpakababa sa kanyang sarili. Bilang Diyos, anyong Diyos. Bilang tao, anyong tao. So, dalawa. Dalawa. Dalawa lumabas. Alam mo, may pamimilosopo dyan Ang sabi nila anyo lang. Hindi talaga Diyos. Anong masasabi mo roon? Kung yung salitang anyo, hindi tunay na kalagayan. Yung pagiging anyong tao ba niya, hindi rin ba tunay na tao yung naging kalagayan niya? Huli na yan. Di ba? Huli ka agad yan. Huli na kaagad sila. Kasi kung sasabihin mo na yung anyong Diyos, hindi tunay na Diyos, di yung anyong tao, hindi tao, ano ngayon si Kristo, saan mo ilalagay? Saan mo ilalagay? Hindi rin siya tunay na tao. Kasi anyong tao. Yung salitang anyo, hindi raw tunay na kalagayan. Paano ngayon ho yan? Kung naniniwala kayo, yung salitang anyong tao ay tunay na tao, paniwalaan nyo rin na yung anyong Diyos ay tunay nga na Diyos. Ang Diyos naman talaga may anyo Ayaw naman nila maniwala. Nasa Biblia rin ho, may anyo. Sa susunod siguro, mapaglilingkod natin sa kanila yan. Ngayon, atin na lang ipaglingkod kapatid na rin. Oo. Kung bakit sa Biblia, mayroong dalawang magkakontra na katangian ng Panginoon Hesukristo. Ang sagot, sapagkat siya ngayon may anyong Diyos at meron din siyang kalagayang tao. Bagitin nga po natin yung ilan sa mga halimbawa. Dito po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 16, kapatid na rin, yes. Makikita po natin ang ganitong kapahayagan ng Biblia. 16:27 ng aklat ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Mateo, Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 27. Ang sabi po ay ganito ng Biblia, 16:27. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Tinawag po siya ng Biblia bilang tao na anak ng tao. Sapagkat pinanganak siya ng tao. At yan, wala namang tututol dyan na tinawag talaga si Kristo na anak ng tao sapagkat ipinanganak siya. Pinanganak po ni Maria. Si Maria'y tao. Totoo. Iyon. Ngayon, sa kanyang likas na kalagayan, anong tawag sa kanya? Anak pa rin ba ng tao? Hindi siya anak ng tao. Sa tunay na likas ng ating Panginoong Hesukristo, tinawag siya ng kanyang mga apostol na Panginoon Diyos. At anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Dito po, pakinggan po natin sa Juan, sa kapitulo 20, ang talata po ay 28. Ang sabi rito sa 20-28, na sabi niya ay, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya ay, Panginoong ko at Diyos ko. Ayan. Ito ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapatid na Jerry, na-establish na natin ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung mamatay ang ating Panginoong Hesukristo,
paano siya nabuhay at sino ang bubuhay sa kanya? Dahil yun ang concern ng ating mga kaibigan na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. At yun din ang concern ng ating kaibigang nagtanong, sino nga ba ang bumuhay sa kanya? Pero pangunahan natin, ang Diyos po hindi namamatay. Yung pagka-Diyos po ni Kristo hindi namatay. Ang namatay kay Kristo ay yung kanyang kalagayang laman. Totoo yung yan. Kanyang pagkalagayang tao ang namatay. Kaya nga sa Biblia may tinatawag siyang pinatay sa laman. Pinatay sa laman. Yung kanya lamang pong kalagayan laman ang siyang namatay. Mm-hmm. Kaya marahil ang itatanong ng ating kaibigan, sino ang bumuhay sa kanyang katawang laman? Isa-isahin ho natin, kapatid Jerry. Unang uunahin ko. Sa Gawa Kapitulo 2, na ang talata ay 32 muna. Yan. Okay. Ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos. At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Yan. Una, binuhay po siya ng Diyos. Okay. Ikalawa, sa Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 11. Ang sabi rito sa 8:11, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay nagbagbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Malinaw yung binasa niyo. Sinong bumuhay? Ang Espiritu. Espiritu. Santo. Espiritu Santo. Yung unang binasa ko ay binuhay siya ng Diyos. Di dalawa na. Meron pa bang pangatlo? Meron bang talata? May talata po. Basahin. Sa Juan Kapitulo 10. Sige nga kapatid na rin. Paglingkod natin. Paglingkod natin. Sa ating mga kaibigan sumusubaybay. Dito po sa Kapitulo 10 ng Juan, ang sabi sa talatang 17 hanggang 18. 10:17 hanggang 18 ng aklat ni Juan. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay. Buhay po ang pinag-uusapan. Binibigay ni Kristo ang kanyang buhay upang kunin kong muli. Yun. Ayan. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kung ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong muling kunin. Ang pinag-uusapan dyan ay ang buhay ng ang ating buhay ng Panginoon. Meron daw siyang kapangyarihang magbigay, kaya nga naman yung kanyang kamatayan ay pagbibigay ng kanyang buhay. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Pero ang sabi sa binasa mo, may kapangyarihan ding akong kumuhang muli. Ay, ibig sabihin nung may kapangyarihang kumuhang muli, siya ay may kapangyarihang ibalik muli. Yung buhay niya. Yung buhay na ibinigay niya. Ang kasing kahulugan po niyan, may kapangyarihan siyang bumuhay na maguli sa kanyang sariling buhay. Tama, tama. Sa madaling salita, kapatid, doon sa ating kaibigang nagtanong, sino ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo? Ang binasa ng kapatid na Ray, ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo ay ang tunay na Diyos. Amen. Sino yung bumuhay na yon sa ating Panginoong Jesucristo? Ang bumuhay sa Kanya ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Malinaw tatlo. Po. Tatlo, kapatid na rin. Yes, napakalinaw, kapatid na Jerry. At yung aming patotoo sa inyo ay malinaw ang patotoo ng banal na kasulatan. Si Kristo'y binuhay ng Espiritu Santo, binuhay siya ng Diyos, at binuhay din ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili. Kaya tatlo. Hindi po dapat mag-conflict sa kaisipan ng marami yan. Hindi ho ko mo nakabasa kayo ng isang talata ng Biblia na yung Ama ang siyang bumuhay sa anak. Isasarado na ninyo ang buong Biblia at sasabihin na naman. Ninyo. Tingnan ninyo, ang Ama ang siyang bumuhay sa kanyang anak. Hindi nga kaya ng anak ang kabuhayan ng kanyang sarili. Pero sa binasa nating talata, ang sabi ni Kristo, may kapangyarihan akong magbigay nito. May kapangyarihan din akong bumawi nito. Bumawi nito. Paano yun? Imposible naman si Kristo may kapangyarihang magbigay buhay, pero sa sarili niya, hindi niya kayang bumuhay. Sarili niya. Siya ang buhay. Nasa kanya ang buhay. Ang lahat ng mga bagay ay namubuhay sa pamamagitan niya. Correct. Siguro nga, basahin nga natin ito yung talata. Sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 1, ang versikulo po ay 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa, mga giliw naming taga-subaybay. Ano kapatid na rin? Okay. At babasahin po natin ang kapahayagan ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na nasa Kanya ang buhay. Ang sabi po rito,
Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Mm-hmm. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ituloy ko sa versikulo 5. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Maganda, kapatid na Jerry, ang binasa mo. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Nasa kanya ang buhay. Nasa kanya ang buhay. Parang napakasama namang isipin, kapatid na rin, na siya ang buhay, pero hindi niya kayang buhayin ang kanyang, sarili. Oo nga naman, ano. Hindi ho ba? Mm-hmm. Tagapagligtas. Nagbibigay buhay sa mga ililigtas. Pero ang sarili niya, hindi niya kayang iligtas. Tama. Hindi ho ba magiging katawa-tawa at magiging napakalaking palaisipan kung yung ating tagapagligtas, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili? Yun ang sinisigaw ng mga Hudyo. Yun na nga. Kung talagang anak ka ng Diyos, iligtas mo yung sarili mo. Mm-hmm. Di ba? Yun ang sinisigaw. Pero pinakita ng ating Panginoon na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Mm-hmm. At ito po ang pagkakasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Kapitulo 11 ng Juan, na ang talata po ay 25. Mm-hmm. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Yeah. Kaya giliw po namin mga taga-subaybay, napakalinaw po ang patotoo ng banal na kasulatan, kapatid na Jerry. Opo. Ang ating Panginoong Kristo ang pagkabuhay na maguli, si Kristo'y binuhay niya ang kanyang sarili. Binuhay din siya ng Diyos, binuhay siya ng Espiritu Santo. Kapag sinabi mo, kapatid na rin, na binuhay siya ng Diyos, ito ay tumutukoy sa kalagayan ng Ama. Sa kalagayan kasi ng Ama. Kasi baka sabihin nila, bakit ibinukod ni Brother Ray yung Diyos sa ating Panginoong Kristo? At tinutukoy po namin, binuhay siya ng Diyos ay ang kanyang Ama. Ang kanyang Ama. Pero hindi namin sinasabing si Kristo ay hindi na Diyos sa pagkakasabi natin na Diyos. Correct. Ang Ama. Ngayon, mga kaibigan, Iyan ang dahilan kung bakit po ang mga nag-aaral ng Biblia ay dapat maunawaan itong dual nature ng ating Panginoong Jesucristo. Siya nga naman. Kasi kung hindi po natin maunawaan at tanggapin ang dalawang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo bilang tunay na Diyos at bilang tunay na tao, magkakaroon ng napakalaking katanungan sa isip ng tao. Kasi tama po yun. Ano? Sa Biblia, kapatid na rin, tinawag siyang anak ni David. Tinawag siyang anak sa pagkakatawang tao. Okay. Tapos tinawag din siyang Panginoon ni David. Aha. Siguro alam mo yung talatang yun, ano? Opo, dito tinawag siya. Dito sa aklat ng Mateo. Marami po. Sa Kapitulo 22 po ng Mateo, tinawag siyang, sabi nga ng ating Panginoon eh, babasahin po natin, ano ho? Mm-hmm. Nung sila'y nagkausap, ay tinatanong siya, sino baga sa sabi ng mga tao? Kaninong anak baga siya? Mm-hmm. Ang sabi rito. At ito'y babasahin po natin, sa aklat po ng Mateo, ganito ang sinasabi. Na tinatanong dito kung sino ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo. Sa versikulo 42 yan, at 43, kapatid na Ray. Okay, ito ng Mateo. Na. Ang sabi rito, sa Kapitulo 22, 42 hanggang 44, na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Mm-hmm. Sinabi nila sa kanya, kay David. Mm-hmm. Sinasabi niya sa kanila, kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa Espiritu na nagsasabi, sinasabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Mm-hmm. Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Doon sa versikulo 45, meron pang binanggit dyan. Okay. Kung tinatawag nga ninyo siya ni David na Panginoon, papaanong siya ay kanyang anak? Dalawa. Tinawag siyang anak ni David dahil sa ipinanganak naman siya talaga. Mula doon sa lahi ni David. Ni David. At hindi na sinabi ni Kristong mali yung sinabi mo. Mm-hmm. Tama ang sinabi ng mga alagad. Tama. Na anak naman talaga si na David. Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya naging kanyang anak? Sapagkat si
si Kristo man ay tinawag ni David na Panginoon sa kanyang likas na kalagayan. At alam naman natin sa Biblia, mga kapatid, na sa lumang tipan, wala pong ibang Panginoong tinatawag si David, kundi yung tunay na Diyos. Mm-hmm. Isa ba katuwid, yung likas na kalagayan ni Kristo na anak ni David, yun ay tumutukoy sa kanyang bilang taong likas na kalagayan. Mm-hmm. At tinawag naman siyang Panginoon ni David bilang pantukoy sa kanyang tunay na pagka-Diyos na kalagayan. Tama po yan. Marami pa pong mga sita sa Biblia na mababasa tayo. Tinawag siyang alipin, tinawag din naman siyang Panginoon. Mm-hmm. Bilang tao, siya'y namatay, pero bilang Diyos, nasa kanya ang buhay. Bilang tao, mayroon siyang lianghangganan, mayroon siyang hindi nalalaman, pero sa kanyang likas na kalagayan bilang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Saan talata po yan? This is 6:30 ng aklat ng Juan. Tingnan nga po natin. This is 6:30 ng aklat ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na nangangailangan na tanungin ka ng sino man dahil dito'y nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Yun. Nalalaman sa tuwid, niya eh. Alam ni Kristo ang lahat ng mga bagay sa kalagayan Diyos ni Kristo. Masabihin nila, eh bakit may sinabi si Kristo na hindi niya nalalaman yung kanyang pagdating? Hmm. Yun ang sasagot sa kanyang isang likas na kalagayan bilang tao. Tao. Mm-hmm. May mga talata sa Biblia, huwag ko kayong makonfuse, mga kaibigan. Mm-hmm. Kung bakit si Kristo'y namatay, sapagkat ang namatay sa kanya eh. Yung kanyang pagiging tao. Sa mga giliw namin mga taga-subaybay, sa aming mga kaibigan, mga kapatid, kung nais niyong makilala ng lubos ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang tunay na kalagayan, kapatid na Jerry, ay may paanyaya po ang ating Panginoon sa kanyang aklat sa Juan 5:39. Napakaganda po ang pagkakasabi ng ating Panginoon tungkol sa kanya upang siya'y ating pong makilala. Babasahin ko po uli sa inyo yung binasa ko kanina. Sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya sa pamamagitan po ng mga kasulatan, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang pinatotohanan dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Jerry. Isa naman pong talata, nais ko pong iwanan sa ating mga taga-subaybay, yung nasa Juan 14, versikulo 6. Ang sabi po rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala pong ibang daan ng kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pag-aaral ngayon, sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, huwag naman po sanang bumaba ang kanyang kalagayan bilang ating tagapagligtas. Hindi makapagliligtas ang isang being o kaya isang persona kung hindi po mataas ang kanyang kalagayan, kapatid. Tama. Huwag nating ituring ang ating Panginoong Hesukristo na parang bagang mas mataas lamang ng kaunti sa atin. Mm-hmm. Yung sinasabi ng marami na parang binigyan lang ng kapangyarihan, hindi tunay na Diyos, hindi makapagliligtas ang isang binigyan lamang ng kapangyarihan kung hindi talaga likas at katutubo sa Kanya ang likas na kalagayan bilang Diyos. Halinawa po, sa ginawa po nating pagtalakay nito, ay nakapagbibigay sa atin ng dagdag na kaalaman mula sa banal na kasulatan upang mag-akay sa atin na ating pangpalawakin ang ating mga karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang, sa kanyang banal na mga aklat sa Biblia na siya pong maghahatid sa atin sa pagkaalam ng katotohanan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais po namin kayong anyayahan na samahan po kami sa panghuling pananalangin na pangungunahan sa atin ng kapatid na Ray Vida. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyong patnubay na kilala namin ang aming Panginoong Hesukristo na siyang aming daan, ang aming buhay, at siya ang aming katotohanan. Yes, Lord. Nawa ang katotohanan ito'y pagtanganan po namin sapagkat ito, Panginoon, ang tunay na maghahatid sa amin, papalapit sa aming Panginoong Hesukristo
at tunay na pagkilala namin sa tunay niyang kalagayan. Mm-hmm. Pagpalain po ang aming mga kaibigan na nakapakinig, nakapanood ng programang ito at naway sila'y pagpalain, pagtibayin sa pananampalataya. Yes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, mga suki naming taga-subaybay, sapagkat sa loob po ng isang oras, kayo po ay aming nakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po hanggang sa muli po nating pagniniig sa Himpapawid sa programang Kapitulo, Versikulo. How it began, I only know where I was. Loser. No friends. My wife left me. I've alienated just about every person I've known. I've tried to kick heroin before, but once the drugs get a hold of you, they don't want to let you go. I should have gone to a hospital that day, but I don't like those places. Besides, why would they help a loser like me? So I sunk deeper. That's when I started seeing things. I didn't know where I was going. I just wanted it to end. I was starting to think that maybe life would just be better if I wasn't in it. Hey there, sir. I need help. I think he was at rock bottom, and we see a lot of patients every year, thousands of patients that I see every year in the emergency department, and a lot of them come in this state having a hard time getting off the heroin on his own, couldn't take care of himself anymore, and then had gotten to the point where he just felt like life wasn't worth living. I don't have a gun, but I can find a way to do it. I'd jump from a MAX train. I'll do something. I can't continue to do this. And that's too much for anybody to carry by themselves. That's the opportunity that we have to try to grasp them and help them, you know, to get back up again. I'm glad you came in today. I'm sorry about everything you've been through that's brought you up to this point, but you're in the right place now. So you may feel like you're at the end of your road, but you're not. I'm an addict. I don't deserve anything good. But these people shattered my conceptions about the medical profession. I've never encountered a group so compassionate before. I just told this guy that, you know, you and me are going to be a team. I need you to be honest with me. I'm going to be honest with you. I'm going to give you the best treatment I can. Okay, I'm going to get that for you. Let me get your vital signs, see where we're at, and I'll see how much I can give you. And some people might have looked at him as a drug addict, but, you know, he had pain issues. He tried to control his pain with heroin, and then he wanted to get off that. You got to be proud of a person that wants to make a change like that. And you got to give them your best shot. You got to let them know you care and that they're worth something and that they can do it. What's been past, I can't change. All I've got is this moment right now to connect and point them to the future, you know. He spent some time with Behavioral Health, a great team over there, and he ended up developing some chest pain. He ended up spending a few days with us here at the Northwest Regional Heart Center here.
based on that chest pain, you know, we ran a few tests and found that we needed to take him to the cath lab and putting a stent in his heart. These people care so much, it's palpable. I'm deeply moved that they would care for a junkie like me. You know, he kept referring to himself as a, you know, I'm a lowly addict, or, you know, I don't deserve this kind of treatment. And in fact, you know, everybody deserves the same treatment, no matter what their background is, no matter where they come from or the hardships they've had. When someone gives you a bit of grace, it makes you want to give it to somebody else. And that's what we're here to do. That's what we're all about here at Adventist Medical Center. They didn't just save my life. They gave me hope.